Yesterday was Camille's birthday, and kaya today ako aalis, the day after, para naman makaselebrate tayo na. Man, did you hear that? Sabi niya daw, kasi originally, dapat 2 days before ako aalis, tapos nagalit. Siyempre, sino naman hindi magagalit, diba? Ay, tayo talaga minsan mga asawa, mali-mali yung mga decision. Pero ngayon, going to the airport, I will drive myself. And Camille will be staying here. Are you gonna miss me? Konti lang. Hatid niya ako. Oops! My travel cap, Dio. Tapos yung ating shirt na may pocket from Uniqlo. Oop! Dyan, malaki. Stretchable pants from Uniqlo. Comfortable shoes. All right, let's go. And suitcases ko. Ito, sama ka. Tara. Ako dadalhin. Dadalhin kita. Tara na, halik ka. Halik ka. Let's go na. Malaysia pa. Ito si JP, yung ating driver na hahatid sa atin at aalaga ng kotse. Lapit lang ng airport sa inyo, no? Come on! Hello, Gab. Kamusta? Sir? Ilang years ka na sa Philippine Airlines? Dito sa Binata, 1 year. 1 year? Yes. Pero sa company? Sa company, hindi, 1 year lang. One year? Ah, nice, nice. So far, so good. Opo, okay. Nice. Dito na ulit tayo sa duty free. Meron pa akong 2 hours bago mag-board. Ang una kong gagawin ay kakain ako. Kasi sobrang gutom. Pero wala pa dito yung aking suki na si MJ or si Joyce. 7 o'clock pa yata yung pasok niya. So, ikot-ikot muna tayo. Medyo wala masyadong tao sa airport. Window shopping lang. Ito, wala palaging stock. Sabi kasi ni Camille, yung sa credit card namin may lounge access. So, try natin dito sa Alhan or sa SkyTeam. Inilip ko na siya. Mas prefer ko dito sa SkyTeam. Dito na lang tayo. Mas tahimik dito. Yan. Mas tahimik dito. Dun sa kabila, medyo daming pasayero eh. At saka yung design niya, mas... Ito mas minimalist, mas type ko. Thank you, Sky Lounge. Lakad-lakad muna tayo. Kasi medyo naparami yung kain ko sa lounge. So, burn muna tayo ng konti lang. Buhay na ang terminal. Kanina wala pa ito masyadong tao. I guess lahat ng mga flights, gabi. Now, I'm actually waiting for my suki dito sa La Mer. Yung pasok niya ay alas 7. Her name is Joyce. So, I've met her dito sa Dubai 2 years ago. Nag-attend siya ng aming pop-up. And then, from there, naging friends na kami. And every time pupunta ako dito sa airport, dumadaan ako dito sa kanya at bumibili ng mga maliliit lang na mga products kasi hindi rin siya ganun kamura eh. Pero kita nyo naman, may konting pagbabago naman ng konti kasi kailangan na natin kasi hindi na tayo bata eh. Kailangan na alagaan ang skin. Before, nung nagsusurf ako, wala akong pake. Walang sunblock, walang anuman. Ngayon na medyo pa 44 na, medyo kailangan na. Sensitive na. Kailangan na talaga bantayan. Hello, hello, hello. Kamusta? Okay lang po. Nandyan na siya. Sino? Sino? Sino, ma'am? Sir JP. Ayan! Yeah! Hello! Hello, hello. Kamusta? Hello po. Good evening. Good evening.
Ah, sige, sige. Good evening po, Anay. Ito si Joyce or si MJ yung kinikwento ko sa inyo. Dito tayo. Ito yung favorite corner natin. First time na nakita ka, nag-improve yung muslim texture. Ba? Three apartment. Dara? Ga-apply ka dyo. 4, 5, 6 steps. Ano boys? Mga boys, ano? Kung gusto nyo pasahin yung mga partner nyo na makintab yung mga mukha nyo, eto na. Promise guys. Sabi nga ni Joyce, big difference eh. So nag-improve ang skin texture mo. Sige. Nag-improve. Okay. Joyce, thank you good. Thank you good kayo. Bye-bye. Sa ulitin. Thank you. Goodbye for now, Dubai. See you soon, Manila. It's an overnight trip, 9 hours to be exact. One movie, isang sandwich, tulog. Looking here, like 5059514 Manila. Now we expect to depart at the park. 20. Bumili ako ng unan para mamaya ilagay ko dito. Habol, tubig, chips, may sandwich ako dito from Starbucks, ating iPad, earphones. Alright, good to go. Ayun! Wala na yung bridge, sky bridge, Air India. Guys, anong aircraft to? 737 ba to? Naka-chamba tayo, swerte tayo na wala tayo katabi. Meron din isang swerte na pasahero, hindi lang ako. Ito siya. Yun! Exit row na, wala pang katabi. Yan ang okay na pwesto. Last time doon rin ako umupo, pabalik namin dito sa Dubai. Sobrang komportable rin siya. Dada and isa beef. Hi. German chicken na fritada and beef machado. Ano mas maganda? Thank you. Anything to drink, sir? Apple juice lang. With ice? Like, thank you. In Starbucks. Salamat. Bread and butter time. Good morning. I slept for about 3.5 to 4 max hours. Gising na lahat. Excited na lahat umuwi. Makita mga pamilya nila, mga kaibigan nila, at kumain ng baboy. Ano ang una kong kakainin sa atin? Ngayon, pag dumating ka ng destinasyon, o pag uwi mo sa probinsya mo, ano ang una mong kakainin? Example, pagdating ko sa Bacolod, yung una ko talagang kakainin, inasal at yung crispy spare ribs ng Luisa's Fried Chicken, yung crispy garlic spare ribs. Oops! Hello! Morning! Tortang giniling. Oh. Salamat! Tcharan! Sarap talaga yung itlog at giniling sa umaga, no? Alam mo, pwede mong gawin. Pag gusto mo i-jazz up yung humble meal mo, magdala ka ng condiments, magdala ka ng maliit na tabasco, magdala ka ng sachet ng asin, basta chili garlic, anything. Yung mga, di ba, pag nag- take out ka sa mga fast food, uwi mo yung sachet, yung sabi ng nanay ni Jokoy, yun uwi niya lahat. Yun, para rin pag nasa aeroplano ka, ma-jazz up mo. Okay, kaya na tayo.
iba talaga yung dried mango sa atin. No. Iba talaga ang mangga sa Pilipinas. That's the love bus. A350. It's so good to be home. Bye bye. Thank you. Touchdown Manila. Yeah. Bye guys. Salamat sa smooth flight. Tayong pinakauna sa immigration. Wala pang pila. Till we ride again, 8:30. Sana balang araw makachamba naman ako ng tri-class. Kahit na pagod and kahit na naiinip na ng konti, in good spirits pa rin tayo kasi alam mo, naghihintay sa gate na yon ay yung ating mga mahal sa buhay, naghihintay. Well, except lang sa akin kasi yung naghihintay sa akin yung Grab driver. Only because again, lahat kong yung pamilya ko ay wala dito, out of town. So si Chuleta na lang yung hihintay sa akin sa bahay at yung kakainin kong pork siomai. At saan ka pupunta, ang friendly lang talaga ng mga Pilipino, no? Nagbabatian, masayahin, mapasinsyoso. Kahit na medyo may katagalan na ang hintay, nakangiti pa rin. Kahit na may bagyo or may kalamidad, nakangiti pa rin. Kahit na may baha, masayahin pa rin. Kahit na may mga problema, kumakain pa rin ng masarap. Anyway, gusto ko na matulog. Bangon ng kotse mo, kuya. Tara! Sulat sa waist mo, kuya, ilang minutes papuntang Makati? 24 minutes, sir. 24 minutes, okay. Sakto. First stop, Jollibee. Ang gusto kong kainin, longganisa with egg and garlic rice. Yun lang ang gusto ko. Hayo ko muna mag-chicken joy. Pwede mag-order dito. Yes, baboy, longganisa na baboy, nakakamiss sobra. Iba talaga yung lasa ng baboy sa atin. Nakakamiss. So diba, may baboy naman, pero I guess frozen. Or yung source ng... Iba. This is a nice welcome home meal. Kap ng tulog nito mamaya. Kayo guys, sa Jollibee, ano yung pinaka-paborito nyong breakfast meal? Or sa mga ibang fast food na nagbubukas ng 7 and yung breakfast nila ay nag-end ng 10, ano yung mga ino-order niya? Ako sa Jollibee, definitely yung longganisa. Every now and then, I guess siguro yung corned beef. Tap talaga. Hit the spot. Salamat. Home sweet home. I miss you, Mr. Kitchen. Magluluto tayo dito habang nandito kami. I miss you too. Susunod si Camille next week. Mwah!